la one tra maggiore da tricycle la ako di ko drive pero nakikipag boundary lang. Ano po ba yung masasabi niyo dun sa mga aspiring na? Oo, marami na gano'n dumilitaw ngayon ano? Dahil at sa naiba na yung panahon. Marami na rin yung magbabayad sa atin. Tulungan din natin sa pag-vlog yung ating idol na to para makapag-tulong sa kanyang pamilya at mabigyan kayo na saya. Mabigyan kayo na saya. Ang sabi nga ni idol, good morning, good morning. So guys, this is King of Jowers and for today's video tayo ay pupunta sa San Luis, Pampanga. Pupunta tayo kay Idol, kay Idol TikTok sa Latgar Farm Resort ng San Luis, Pampanga. So susubukan lang namin pumunta dun ngayon. Papagas muna tayo rito. Alright, so tapos na tayo magpagas. This is our first time na pupunta kami doon. So wala kaming idea yung papunta doon. So maasa lang ako sa Waze. Ayan. So worth it naman itong binili natin na cellphone holder, no? So dahil day off ko at day off din naman nung kasama ko, eh mag-ikot-ikot na lang din siguro ako para may mga float din. Wala eh, walang magawa sa bahay. So ako kasi gusto ko pag mga ano eh may pinupunta-puntahan ako. Legit siya. Kumbaga sabay-sabay na stress, anxiety pa nagsama-sama yon. So kailangan talaga ng rides paminsan-minsan. So yung pupunta namin eh hindi naman kalayuan. So yung pupunta lang namin is malapit lang naman din dito. So let me try na makapunta doon. So kita-kita na lang tayo sa Pampanga. Mamaya na lang ulit tayo magkita-kita. Okay. Alright, so nandito na tayo sa Prado Siongo ng Pampanga. Nakakalabas na tayo ng Pampanga. So yun dito nakikita nyo na yan, yung side na yan. Yan yung bagong itatayong racetrack dito sa Pampanga. Sa mga gusto mag-racing-racing, di ba? Good thing na malapit na rin dito yan para pag naka-Sunday makabili tayo ng big bike o ng sports bike, diba? Meron na tayong pagkakabalaan. Huwag tayong mag-racing-racing dito sa kalsada. Huwag tayong maging was-wasero. So dito sa Pampanga marami pa ako hindi na-explore dito. Dito sa Pampanga marami dito bilihan ng mga L300, yung mga ganun, mga parts sa mga sasakyan. Marami rin ito. So mga vulcanizing yan. So mga dadaan dito hindi na mamumroblema kung sakaling maplatan kayo dahil bawat kansa mayroong vulcanizing. Ang mahirap lang dito masiraan kayo sa mga makina ganun dahil napakabira ng motor shop dito. Ayan, traffic na mga kasagad. Grabe, init pa mo. Doon, lili mo. So lalagpasan ko muna tong traffic na to. Kita na lang tayo mamaya. Ride safe sa atin. Alright mga kasagad, nakatabi na tayo sa matinding traffic. So mukhang mga mga ngalay na naman tayo sa traffic dito dahil nasa Lubao na tayo, no? Lubao, Pampanga. So ilang minuto lang naman yung pagitan mula ng lugar namin at ng lugar ng Lubao, Pampanga. So madadaanan pala natin mamaya yung SM San Fernando, no? Si San Luis, Pampanga tayo pupunta eh. Mahirap talaga kapag yung eskwela nyo tabing kalsada, no? So napaka-risky para sa mga may mga anak, no, na nag-aaral. Tapos yung eskwela nila is
main kamo ng kalsada, ng main road. So hindi mo mapapansin na bigla ang tawid, no? Tapos may mga mabibilis na sasakyan. Kasi iba naman kasi, wala nang pakialam kung may pedestrian lane o school zone. Diba? Wala silang pakialam dyan. Basta makadaan lang sila. So pag-ingatan natin mga anak natin, no? Naman tayo sa matinding traffic, makikipagbakbakan naman ako sa traffic. Mukhang mapapang chika pang pang pang. Ayos, ayun o, mga eskwelahan dito napapansin nyo. Puro halos tabi ng kalsada lahat, no? So good thing na meron silang mga guard, no? May mga marshal na tumutulong para makatawid na ligtas yung mga estudyante, yung mga bata. Dahil gusto ko rin makakita ng mga iba't ibang klaseng mga ibon na meron siya, diba? Gusto makita yun. Andito pa rin tayo sa Lubao. At hindi pa tayo nakatawid ng San Fernando, Pampanga. So, sa San Fernando, kadalasan dinadaanan niya ni Idol Reed. 4-speed. Well, mukhang haba itong video natin kung hindi ko ito puputulin. So, I think magkita na lang tayo sa may SM San Fernando. Since doon naman tayo dadaan. Sandali. Ayun! Ang sinasabi ko sa'yo. Alright, mga kasagad. So, nandito tayo sa San Fernando, Pampanga. So, ngayon lang ako magmumotor dito sa San Fernando, Pampanga. Kasi kadalasan, doon ako sa kabila may ikot. Pero dito sa highway na to, hindi pa ako nakakadaan. Alright, so ayon sa mapa natin, need pa natin ang 14 kilometers para makarating kay Idol. Well, let's do this with a safe way. At inayos ko lang yung brightness ng cellphone dahil napakadilim. Hindi ko makita. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until... So ito yung expressway dito. Kung ikaw ay pupunta ng Bulacan, kakanan ka dyan sa expressway. So ayun yung malaking Ferris wheel ng SM San Fernando. So eto, traffic na naman as usual. Ay nako, kahit saan naman talaga mapunta, laging traffic. Ting dito, parang nakakatakot na magmotor dito, no? Dahil baka feeling mo magkakaroon ka ng violation. Pag sa isang lugar talaga hindi ka sanay pumunta o dumaan, parang pakaramdam mo lagi ka may violation, no? Hindi mo alam kung tama ba yung ginagawa mo sa kalsadang dinadaanan. Ay nako, pero buti na lang meron tayong ways na tagipagtanggo. So ito na yung SM San Fernando. Ibang klase yung rides na to, ah. Nakakapagod to. Pero dahil sa gusto natin pumunta nga doon, eh, hindi itsagay natin, di ba pre? Mga 11 kilometers pa. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look. So andito tayo ngayon sa San Luis, Pampanga. Nakapasok na tayo. Ang gagawin na lang natin ay hanapin na lang natin ang lokasyon ng kanila resort, no? Ay, medyo nakakapagod din dahil sobrang traffic. At parang nakaipagpatintero sa mga truck. Ayan! Ito na yung kay Idol. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. So saan ka pwede mag-park? I hope pwede mag-park dito.
Pabaka muna, B. Idol TikTok dito sa San Luis, Pampanga. And ayan, sabi nga rito, ang nakasaad dito, papakita ko sa inyo makasagad. It's a pleasure na makapunta ako dito kay Idol, no? Ayan, ang Lot Gar Farm Resort ay itinayo para sa inyong lahat, lalo na para sa mga bata, para manghatid ng saya. Ito ay libre para sa lahat. Dahil dito ay pinagbabawal po muna natin ang solicitation at pagkaroling upang patuloy na magpaganda at makapaghatid ng saya ang aming resort. Well, worth it yung mga dinaanan natin. So, tara, pasyal tayo. Alright, yung mga kasagad, ayan na. So, dito tayo, papasok tayo sa loob. And, wow! So, kita nyo dyan, di ba? Ayan, pwede kayo mag-picture-picture. So, meron sila ditong mini, parang yan, parang mini chapel itong Lot Gar Resort. Ito yung ito yung mga aso ni Idol. Boxer, Pinty, and Husky, and so on and so forth. So, ayan, nakikita nyo dyan. So dito sila nag-iisda. Treasure. Ngunit ako alok lahat. Tatakbo sana. Ayan yung resort nila. So pwede kayo mag-picture-picture dito. So tuwing umaga lang may kita yata si Idol dito. Yung silog. And ayan, meron silang gilid ka dito. Ay. Tapos ayan. Meron silang ganyan, di ba? Pakangas. Tapos meron silang gym. Quatro. Pulong maligaya. Ayan na, meron silang gym. Puro cinco. May parrot, oh. Ano to? Ano ba? Nakalimutan akong tawag dyan eh. Basta ito ang parrot. Ayan. Hindi yung Maya Maya. Ako nakalimutan akong tawag dyan. Parrot. Tapos meron sila rito. Ewan ko. Grabe. Pag tinuka ka na ito, ewan ko na lang sa'yo. Ayan o. Grabe. Tuka niyan. Lalaki. Pag tinuka ka niyan, tulog ka na lang yan. So ayan, meron pa isang parrot ba yan? Ewan kung anong, hindi, wala kasi yung alam sa mga ibon-ibon eh. Pero ayan, I think puro parrot to. Yung mga parrot, ayan. Ayan sila. So tara, ikot pa tayo dun sa loob. So ito yung resort nila. So tara, dito meron pa ditong ibang mga ibon. Ha? So ito, meron siyang maliit ng basketball nandito. So, ayan, meron pa siyang medyo kale-kalesa. Ayan. Pag nakupagant sila yung laking tuwa nun. So, yun. Doon siya madalas din nagpupunta. Nung pumunta sila Jose tsaka sila Wally, doon sila pumesto. And eto, pagdating doon sa dulo, marami pa yung mga ibon, ostrich. Ayan. So napakaganda dito, napaka peaceful. Minsan kasi sa umaga, pinapakawalan lang nila yung mga ibon, nakakatakot kaya mamaya bullying ka eh. Pero ayan, andito na tayo sa mga ostrich niya. Ostrich and gansa, diyan namin magpahapon para walang gaanong tao. Ayan yung mga manok. Tik na yan, ayan o, ostrich na yan. Pag sinipa ka niyan, tulog ka dyan. Diba? Ang lalaki niyan. Tignan mo, isang handaan mo, hihita niyan ganyan, no? Sabi, nakakatakot. Ang laki. Ang
ba ng leg? Ambot ka nun dyan, pag pumesto ka dyan. Ayan siya. Pi, malaki. Oh, pag nakababa ulo yan, tamakbo ka na. Ayan, ang ganda na ito. Ayan siya. Ayan, meron siyang ibang klaseng manok sa'yo. Manok yan eh, alam ko manok yan, yung kulay brown yan. Eto, ewan ko kung nakalimutan ang tawag dito. Pero iba tawag dyan, alam nyo kung ano tawag dyan, iba. Pabo ang tawag dyan ng iba. Pero hindi po yan pabo niya. Iba yan. Ito pa, ito manok rin to, ayan. Lahi ng manok yan. Diba? Parang ano, K-pop yung ulo eh. Bubok. Meron siya mga pato ron. Gusto ko lang ma-interview si Idol tungkol dito sa kanyang binuksan na farm para sa mga kagaya natin na gustong makakita ng mga iba't ibang klase ng mga ibon. So, bird lover din ako. So, Idol, matanong ko lang po, kailan niyo po nasimulan itong farm niyo po? 2017, nung nag-retire na ako sa aking negosyo. Dito na lang kayo, kape-kape, yan at saka nagre-relax, magtatanim para ito ko kasi yung gulay kong kinakain, yung sarili kong tanim, yung hindi ko ini-spray. Organic ang sabi nila, diba? Opo. Pangalawang tanong naman din po, bakit po naisipan nyo na free lang yung entrance dito? Kasi sa Maynila po, alam naman po natin na lahat doon eh, pag mga gantong lugar, ang mga bayad yung entrance. Ah, yun ang ano, kasi dati lang ako ano eh, mahirap sobra. Nagtatricycle lang ako, equipment driver, magiging boundary lang. Tapos eh, sobrang sipag at tiyaga namin mag-asawa. Yung pinagporsigyan namin na yung sana yung mga anak namin maibigay namin yung magiging gusto nila, pangarap nila. Nagporsige kami ngayon hanggang binigyan ako ng ganyan ng Panginoon na swerte. Madalang lang kasi sa tao yung hindi ka nag-aral tapos yung swerte. Eh, dahil sa siguro sa kabaitan, sa tsaka magiging parehas sa buhay, sa mga negosyo parehas. Kaya umaseso ako ngayon, dinayaan ako ng maganda ng Panginoon kahit na hindi ako nag-aral. Kaya yan, nagpapalibre ako ng pinalibre ko ito lahat. Sineset up ko ng ilaw yan. Pagkapasko, 3 million na ubus yung pera ko dyan. Pero yun yung nagbabayad ako ng kuryente. Ano? Yan, mamimili ako ng mga ipon para may makita yung mga tao. Tapos pagka umaga, nagpapahalmusal pa ako. Papahalmusal pa ako ng ano, ng kalapya, tsaka itlong na walang kamatay, tsaka bulaklak ng kalabasa. Yan ang magandang buhay. Wala naman tayong dadalhin dyan dito sa mundo. Wala tayong dadalhin dito. Amat po dun, Idol, na naisipan niya na magbukas ng isang farm para sa mga medyo kapos din para makapagpamasyal-masyal din ho. No? So matanong ko lang po, ilang po ba yung kabuuang ibon niyo nandito? Yan, ka-re-register ko lang ng, ano, ng DNR. Itong ostrich 5 pickup 21 mga gansa mga kakatwa tsaka ano meron ata sa 25 lahat ng medyo may alaga ayun na pinaregister ko na sa DNR ngayon kaya nasasabi ko na kung ilan sila ngayon medyo so, malaki rin ang bayad pala niya pero binigyan naman permit kasi inaalagaan naman namin maganda. Kumakain ng maganda, may kulungan ng maganda, malinis naman. Idol, pwede po ba matanong, Idol, kung mabigyan lang po ng idea yung mga manonood po rin natin na kung magkano po ba magparehistro ng isang ibon lang? Yung ano, yung mga pickup, nasa 4,000 bawat isa. Yung ostrich, medyo may alaga rin, nasa 16,000 nata. Per head po. Tapos yung mga kakato nasa 6,000.
mga kakato. Yan, ganun ang presyo ng pamparegister. Ng, pero kung mayroon sila resibo galing sa pagpinagbila nila na may pirma yung DNR, okay na yon. Ibig sabihin, pwede sila magbenta, pwede kang bumili. Hindi ganun. Kaso ako nabulaga ako. Sabi ko nga, hindi man ako nakapag-aral, nagtangka akong ganito na mga alaga. Ngayon, nabulaga ako dahil nakikita sa social media na mayroong ganong... Bawal talaga naman yan sa gobyerno natin. In danger, di ba? Pero ngayon, pinagbigyan naman tayo na pwede nilang i-register. Bali po, ito pong gusto lang din pong malaman kasi naka-curious po ako. Saan niyo po ba nakuha o nabili itong... Oriental Mindoro pa yan, yung mga yan. Tapos yun, mga iba-iba lugar din, Bambasa rin. Gaya ng mga aso ko, mga ano yun, parang na po ba ganyan, Alaskan Malum. Yung Alaskan Malum. Pero yun, hindi naman pinire-register yun. So, ayun, sa mga nagtatanong dyan, so nabigyan ko na rin kayo ng idea kung saan nagmula yung mga ibon ni Idol. Bali, Idol, doon naman po tayo doon sa kalaisdaan nyo. Ilan po ba yung fish pan nyo dito? Dito, maabot ng 24. Mm-hmm. 24 hectare. Mm-hmm. Pero hindi naman ako kumikita yun. Alas napapamigay tsaka nakakain ng mga taong dumarating. Pagka umaga kasi nagpapakain ako ng almusal. Saka nakikita ko kasi si Idol doon sa mga videos niya na every time na nag-upload siya, makikita mo iba-ibang tao kasalo niya kumain, no? Oo. So parang halos talagang totoo yung nakikita mo na halos ipamigay, pinamimigay talaga yung kanyang mga isda, lalo na yung hito po ba yan? Oo, oh, talapia at saka hito. Ayun, nakikita ko si Idol namimigay doon sa mga nanguhuli rin. Minsan nagpapahuli rin po kayo, no? Oo. Oh. Nagalabas. Buka ay makaluwas siguro mag-harvest na business. May na-harvest naman kami. Kaso hindi lang malaki ang kita dahil yung napamamigay yung iba naka tapos pagkapatuyo para makahuli yung mga nakikitima pa yun, nakikihuli pa. Bibigyan ko sila kahit na lima, isang tonelada yun pa. Lalarga ko na para mayroon sila mauwi sa bahay nila. Ano po ba yung sekreto niya? Parang hindi nauubos yung mga isda niya. Yan ang Panginoon ang may kasi nasa ilalim yan, hindi naman natin nakikita yan. Ang Panginoon, pagka gusto niyang paramihin yan, wala tayong magagawa. Kung gusto niyang bawasan yan, wala tayo, nasa ilalim ng tubig, hindi natin nakikita. Totoo. Gaya lang ng aking mga mangga dyan, nagbunga, tatlong beses na nagbubunga yan, yung mga dun. Pangatlo na yan, ibig mo sa, hindi naman kami nag-i-spray. Ibig sabihin, marami talagang biyaya ang binibigay ng Panginoon. Totoo po yun. Siguro, binibigay niya ng kakayanan yung bawat tubig na makapamunga ng napakaraming isda. Oh. Alam ni God na si Idol ay binibigay rin niya para sa mga katulad natin na medyo kapos din, paminsan-minsan. No? So, kagaya ni Idol, buti meron kagaya ni Idol na handang tumulong para sa mga kapwa niya. So, ako mapagmahal ako ng matanda, mga bata, mga tao, basta mga tao mapagmahal. Pero rin ako to sa mga masama gawa. Hindi ko rin naman. Pero mapagmahal talaga ako. Yung masusugatan lang yung kamukha ko tao, ayaw. Last na po na tanong, Idol. Ano po ba yung masasabi niyo dun sa mga aspiring na nangangarap din na balang araw magkaroon din ng ganito at layunin din ay makatulong dun sa mga kababayan natin, Idol? Oo, marami nang ganun lumilit ako ngayon. Dahil lata sa naiba na yung panahon. Dumarami na rin yung mababait sa atin at saka yung kagaya ko, yung nakaka-inspire. Nakikita siguro ako yung ginagawa ko. Gusto nilang gayahin to, yun ang maganda. Huwag nilang gagayahin ang masama. Mas ganda kasi gayahin yung maganda kaysa sa masama. Kaming artista din na may idol sa akin. Tapos nakikita nila yung maganda kong gawa dito sa mga tao, libre. At mabait ako sa kamukha kong tao. Tsaka kung kumain ako, wala akong arte-arte. Pantay-pantay lang. Mga kasama ko sa construction, mga tauhan ko. Kahit na ako, konti lang kakainin ko. Kahit na yan. Sila, ako kahit nagulay, sila puro baboy. Sama-sama lang kami.
Yan na, yung tao, yung talagang so, talaga plastic ano, yung tao. Yan. Ang sinasabi na idol, maging mapagkumbaba ka lang, maging mabait ka lang sa kapwa mo, sure na merong blessing na ibibigay sa'yo si God. Oo, so, totoo yun. Wish ko sana dumami pa yung kagayaan ni idol na handang tumulong sa lahat nang walang hinihingi kapalit. So kita nyo naman, nakapasok ako dito. So kanina nga idol, pagpasok ko dito, kinakabahan ako, baka mamaya masita ako dun sa may labas. Kasi walang katao-tao idol, dumiretso lang ako. Mainit eh, ano? So nakita ko naman, napaka-welcoming ng mga tao ni idol. Na talaga mababait, talagang gaguide ka nila kung nasan yung hinahanap mo. So yun lang po, maraming salamat po idol sa time. Maraming salamat po. Thank you. Idol, po. Good morning, as sabi ni idol. God bless you po. Yan. Tulungan din natin sa pag-vlog yung ating idol na to para makapag-tulong sa kanyang pamilya at mabigyan kayo na saya. Mabigyan kayo na saya. Ang sabi nga ni idol, good morning, good morning. So ayun mga kasagad, binigyan tayo ni idol ng itlog ng itik o pato ba yun? Tapos may mga buto sa loob, buto ng upo. And binigyan tayo nito. Binili niya sa isang rider na nagtinda sa kanya at nagalok. Binili niya and binigyan tayo ng isa. So napakabait ni idol, walang halong alam mo na. So kung ano yung nakikita niyo sa TikTok, siya sa personal. Totong tayo sa idol. Maraming salamat idol. So maraming salamat sa inyo. So mga gustong pumunta, searchable naman siya sa Waze. Sa mga hindi alam kung paano pumunta rito, search nyo lang sa Waze, andun na siya. Kung gusto pumunta, punta na lang kayo. And dito ako natatapusin to. Babay ka na. Uy. Okay. Ingat tayong lahat, ride safe. Keep yours.